Hello mga bata! Kumusta ang araw ninyo ngayon? Wala ba kayong nararamdaman sa inyong pangangatawan? Ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa health. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating limang pandama. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy, mailalarawan, at maibibigay mo ang mga paraan kung paano mapangalagaan ang mata, tenga, ilong, buhok, at balat upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga karaniwang sakit o karamdaman. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay tayo munang magbalik-aral. Ano-ano ang ating pandama? Mga bata, narito ang ilang sakit na dulot sa ating mga pandama. Una, paglabo ng mata, pagkaduling at pagkabulag ang karaniwang sakit ng mga bata sa mata kung ito ay hindi mapangangalagaan. Ang sobrang pagbabad ng ating mata sa TV, cellphone o anumang gadgets ay nakakalabo nito. Ikalawa, kung hindi mo aalagaan at iingatan ang iyong ilong, ay maaaring mawala ang pang-amoy mo. Ang pagkakaroon ng sipon ay ilan sa mga nagiging sakit sa ilong at ang pagkasugat sa paligid nito kung mali ang paglilinis mo sa ilong. Ikatlo, maaaring magkaroon ng karamdaman ang ating dila kung hindi ito aalagaan. Ilan sa mga posibleng sakit ng dila ay pamamaga o prositis, putlig sa dila o singaw at panunuyo ng dila. Ika-apat, ay nga ang isa sa mahalagang bahagi ng ating pandama. Kung hindi mo ito maiingatan, ay magkakaroon ka ng otitis media kung saan ang sipon na lalabas sa iyong ilong ay lalabas sa tainga. At ang huli, ang pagiging pabaya sa balat ay nagkakameron ng scabies o sugat na maliliit na nagdudulot ng sobrang pati. Nakakapangit ito ng kutis at sa malalang pagkakataon, ikaw ay magkakasakit tulad ng lagnat kung ito ay magiging malala. Naintindihan niyo ba ang ating pinag-aralan ngayon? At para sa ating unang gawain, pagtambalin ang dulot na sakit sa mga pandama na nasa hanay A at mga maaaring maging sakit o karamdaman nito sa hanay B. Number 1, mata. Hanapin nga sa hanay B ang magiging sakit o karamdaman nito. Kung ang inyong sagot ay letter E, paglabo ng paningin, tama ito. Number 2, ilong. Ano kayang maaaring maging sakit sa ilong? Tama, ito ay letter C o sipon. Number 3, tenga o tainga. Ano kayang maaaring maging sakit ito? Kung ang inyong sagot ay letter B, otitis media, tama ito. Number 4, balat.
Ano kaya ang maaaring maging sakit sa balat? Ang tamang sagot ay letter A, scabies. At number 5 naman, ano kaya ang maaaring maging sakit sa dila? Ang tamang sagot ay letter F, bursitis. At para sa ating panghuling gawain, kumuha ng lapis at papel para isulat dito ang inyong tamang sagot. Tukuyin ang pandama o karamdaman nito na inilalarawan o binibigyang linaw sa mga item. Handa na ba kayo? Number 1, nagsusuot tayo ng malinis na damit at naliligo araw-araw gamit ang sabon at malinis na tubig upang mapanatiling makinis ang black. A. Mata, B. Ilong, C. Buhok, or D. Balat. Ang tamang sagot ay letter B, balat. Number 2, ang pagsisitilyo at pagmumog ay makakatulong sa ating blank. A, mata, B, tila, C, buhok, o letter D, balat. Ang tamang sagot ay letter B, tila. Number 3, ito ay sakit na nagdudulot sa ating balat kung hindi tayo magiging malinis. A, otitis media, B, scabies, C, sipon, o D, paglabo ng paningin. Ang tamang sagot ay letter B, scabies. Number 4, ito ang gamit natin sa pakikinig ng magandang musika sa ating paligid. A, mata, B, ilong, C, tenga, D, balat. Ang tamang sagot ay letter C, tenga. At ang huli, gumamit ng malinis na damit o panyo sa paglilinis nito upang makaamoy ng mabango at mabaho. A, mata, B, ilong, C, tenga, o D, balat. Ang tamang sagot ay letter B, ilong. At dito na lamang nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Ating tandaan, upang makaiwas sa anumang sakit o karamdaman, ay mahalagang mapanatili nating malinis ang ating katawan. Inaasahan kong marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!